Yun mga idol, so tapos na nga po dito sa pinaka main hall ng bahay ano, o sa living area po nila. So ito po yung ano natin, kisame. Bale ang area po nito ay nasa 72 square meter po ito, cathedral type. Siyempre yung sukat mga idol ng kisame ay sinunod natin yan sa pinaka extreme line niya. So bale ito po, itong pinalabas po natin na ito ay pina-design, pinasadyang design po ng may-ari po yan ano. So kung di tayo nagkakamali, yakal po itong kahoy po na ito ano. Yan. Good day mga idol at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So i-update natin ulit itong project ano po, sabagkat halos patapos na. At bibigyang pansin din natin ano, mga idol, yung comment ng ating isang subscriber ukol sa per square meter. Kung plain ceiling lang po, yung usapan, yung magiging usapan po natin ay plain ceiling installation lamang po ito. Ano, yung katanungan niya ukol sa per square meter ng plain ceiling at yung isa ay per board. Ano po. So saan nga ba mas makakamura ano mga idol yung kliyente kung per square meter nga ba o per board. So bago natin detalyan mga idol, i-update muna natin tong ginagawa nating project ano po. So unahin na natin dito sa likuran yung pinakalanay po nila dito. Yan, so cathedral type po ito. Sinunod na natin yung ceiling nito diyan sa trusses nila ano. And then dito sa loob, so ito po yung mga pina-design nila madam na ano. Although cathedral type lang naman po ito. And then yung nakikita po natin na yan ay kahoy po yan. Kung hindi po tayo nagkakamali ay yakal po ito, itong kahoy po na ito. Yan, so dito na nila ikakabit yung mga ilaw. Ano mga idol, may mga inabang ng electricals yung electrician nila, yung mga wire. Yan o. Matas po ito. Then dito sa receiving room, master's bedroom, and dito sa room na ito, sa CR, tapos na po yan. Cove ceiling naman po ito sa part po na ito. Dito naman po sa ano, sa study area, na-vlog na natin to sa latest upload natin, ano mga idol, cove ceiling. And then familiar area ata yan, plain ceiling yan. And then sa room, room 1 and room 2, plain ceiling. Sa basement mga idol ay yung natirang spandrel sa labas ay dito na lang po nila ay pinakabit ano. Yan. Spandrel po ito. Hindi na natin kailangan magpintura dito ano mga idol. Sabagkat spandrel yung pinalagay na nila. Halos dinikit na natin sa slab itong ano, itong spandrel nila. Sabagkat mababa lang naman po dito sa basement. Yan. Yun, so yan yung update dito sa ating project ano mga idol. So halos patapos na po talaga. Itong pinaka terrace na lang po sa harapan yung ano, yung tinatapos ng tropa. May scaffolding na po yan. So estimate ko po dati yung paggawa ng tropa dito ay 2 weeks. So, sa walong kasama natin na nagtatrabaho dito ano mga idol ay halos patapos na ano mga idol. So walo lang po yung gumagawa na kasama natin dito. Bale ang area, kabuwang area po ng bahay kung hindi tayo nagkakamali mga idol sa tanda natin, sabagkat ngayon natin yung sukat natin sa bahay ano. So halos nasa 370 square meter po yung nilagyan natin ng kisame ano mga idol. Kasama na po itong mga high ceiling kaya medyo natagalan. Siyempre pag mas mataas na yung kisame, mas matagal na yung paggawa. Pero dito sa mga standard height po ng mga ganito, 2.70 to 3 meters, ay mas madali pong gawin ano mga idol. So sa tantya natin dati kung isama natin sana lahat yung mga tropa dito, ay nasa 1 linggo sana natin may gagawin ito. Kaso may ibang gawain po yung ibang sa tropa.
Kaya walo lang yung sama nating nagtatrabaho dito, ano mga idol. Yan, so balikan na natin, ano mga idol, yung pinaka content natin ngayong araw, na saan nga ba mas makakatipid yung kliyente, kung per square meter nga ba o per board. Sabagkat magkakaiba po kasi yung presyo natin, ano, kung per board at kung per square meter. So unahin natin yung per square meter, ano mga idol. Bago natin i-detalyo ito mga idol, magpapasintabi muna tayo sa mga kasama nating installer. Sabagkat every area, magkakaiba naman po yung presyohan per board at per square meter. So unahin na natin kung per square meter, ano mga idol. So unahin na, dito na tayo magbase, dito sa pinaka main hall ng bahay, ano mga idol. So ang sukat po nito, 7.2 by 10 meters. Yung lapad niya po ay 7.2, yung area po ng kisame. At yung haba niya ay 10 meters. So ang magiging papatak po ng area po nito ay 72 square meter. So kunin natin yung range ng per square meter sa ating mga kasama, ano mga idol. Kung per square meter na plane at standard height lang po yung kukunin natin na magiging basihan po natin dito, ano, na 2.7 hanggang 3 meters. So ang per square meter po ay nagre-range po ng 200 to 250, ano mga idol. Yun po yung per square meter kung plain ceiling po sila, ano. 72 square meter, multiplyin natin yan mga idol ng 200 is papatak po yan ng 14,400, ano po. So dito po nalilito talaga yung nagpapagawa, ano mga idol. Hindi po nila alam na ang area po ng isang board ay halos 3 square meter po ito. Itong isang board, sabagkat ang sukat po nito ay 1.22 by 2.44 po yung sukat po nito. So kung multiply natin yon, halos 2.98. So halos 3 square meter na po yung isang board pa lang. So ang papatak po nito, isang board, pag 200, halos 600 per board na po yon kung magbabase tayo sa per square meter na 200, ano mga idol. So doon po talaga nalilito yung may-ari. Yun din po ang pinaliwanag po sa may-ari po ng bahay. Itong ginagawa na natin to. Sabagkat kung per square meter at 200, ang papatakan po ng isang board ay 600 na po yun. Ito. Sabagkat halos sa 3 square meter po yung isang board. So binigyan ko sila ng quotation ng per square meter at binigyan ko din sila ng quotation per board, sabagkat sa akin po mas mababa pa kasi ang kuha ko per board kung plain ceiling lang naman po ito, kung plain ceiling, sabagkat kung plain ceiling madali po talaga yung paggawa ng gisame, lalo't kung ganito katataas lang. Tulad po ng sinabi ko kanina na kung standard height lang po ng gisame yung kukunin. Pero lang kung yung mga high ceiling po na ganito, ano mga idol, at automatic naman po na nagdadagdag tayo, mas mataas kasi ay mas mahirap. So, i-detail ko idol, mga idol, kung magkano yung kuha ko dito, ano mga idol, sabagkat kinenta ko ito po per board. So, bali ang kuha ko po nila madam dito, sabagkat lahat naman po ay plain ceiling, maliban na lang po sa study area na nag-additional po sila. Ang kuha ko po sa kanila per board ay 450 po. Ito. Itong yung kisame para sa plain ceiling na standard lang po yung height, ano. Kung per board naman po yung usapan, ganito po ang mangyayari to, ano mga idol, sa labor cost. Bale, kung ilang board po yung magagamit, i-multiply lang natin yun ng 450. Ganun lang po yung usapan pag per board.
So mga idol, kung 450 yung kuha kasi natin dito sa per board, ay papatakpo na 150 lang po per square meter po tayo. Ano? Yun po yung sa amin lang po yun. Kaya tulad ng sinabi ko kanina, pasintabi po sa mga kasama nating installer na mas mataas yung kuha at yung iba ay mas mababa pa. Pag may design naman mga idol, ay ibang usapan na, naman na yon. Kung may design, nagre-range po yan ng 350 pataas po. At sa cove ceiling naman mga idol, kung cove ceiling, sa cove, katulad din po ng pout ng ating ibang mga kasama, ay sa cove, naglilinear meter, yung ginagawa ko din po. Yun, sana ay natugunan natin yung katanungan ng isa sa ating mga subscriber, ano mga idol. So, mas mainam, mga idol, kung plain ceiling, ipakout nyo na lang po ito ng, ano, ng per board. Base po sa aking karanasan, mas makakatipid talaga yung kliyente natin kung per board yung usapan kaysa mag per square meter po. Doon po kasi nalilito talaga yung may-ari sapagkat lalo na kung hindi po nila, wala po silang kalam-alam sa construction. Ano. Ang alam po nila, nakatipid sila sa square meter, per square meter sapagkat mababa. Pero hindi nila alam na yung area ng board ay halos 3 square meter pala. So mas mahal pa pala yun. Yan, so sana ay nakapagbahagi tayo ng munting kaalaman, ano mga idol, sa ating ginagawang pagkikisamay upol sa labor cost ng plain ceiling, ano mga idol. So bago natin tapusin yung video natin ngayong araw, shout out muna natin ulit si Jericho Contest. Yan, yung kasama nila ma'am dito, nandun siya. God bless po sa ating lahat mga idol at lagi po tayong mag-ingat. Abangan nyo po pala kami dito sapagkat pipinturahan na rin natin itong ano, itong pinaka high ceiling. Dito lang naman muna yung pinaka-out nila, madam. Bye-bye. This is Balita Laking signing out.